everybody. You are tuned in to The Rock of My Salvation. Tonight's message is entitled, Our God is Tough, Part 3 by Pastora Emerita Barqueros. In this part, she shares with us God's urgent call for all Christians to be wise, to choose to live in righteousness, and to obey Him completely. This is Our God is Tough, Part 3 by Pastora Emerita Barqueros. Daniel 12:3. Look at this. Ang sabi ng ang liwanag dito, sabi dito, those who are wise will shine like the brightness of the heavens. And those who lead many to righteousness, like the stars, forever and ever. Imagine that! Kung wise tayo, magli-lead din po tayo ng mga tao papunta sa Panginoon at sa kanyang katuwiran. Daniel 12, verse 10. Ito, matindi po ito. Pakinggan niyo mabuti. Ho. Inihula po ito panahon ni Daniel. Okay? Ang sabi dito, many will be purified, made spotless, and refined. But the wicked will continue to be wicked. And none of the wicked will understand. But those who are wise will understand. Parang, you know, pag wala ka sa Panginoon, parang nandito ka sa mundo, kala mo, talitalino mo. Pero hindi mo alam, ang dami nagtatawa sa iyo. Ang Lord, number one, tinatawanan ka. Nakuha niyo po? Ito ang alarming dito eh. Matagal na pong pinakita to sa akin ng Panginoon. Ang sabi dito, yun the wicked, sa huling araw, magpapaka-wicked. Anong ibig sabihin po nito? Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Isang mali, isang kasalanan, maliit, malaki sa tingin po ninyo, dapat yung labanan, dapat yung palayasin. Kasi you know what? Ang isang kasalanan po, tutungtungan na yan ng enemy. It is like baitang ng hagdan. Nahagdan? Okay. Tutungtungan po yan ng enemy pag hindi nyo napalayas yan. Lalo na yung sinang flesh, oh. Diyan tayo kalaban talaga. Naku, yung sinong flesh, dapat yan kalabanan nyo. Tutungtungan po yan. Okay? Parang papel din yan. Palagay mo, manipis, maliit na kasalanan. Lagyan mo ng, yan yung isang kasalanan. Manipis, parang papel. Okay, hindi mo tinanggal. Ay, nag-a-attract ulit yan ng another kasalanan. Dadagdagan na naman ng another layer ng papel. Hindi mo rin matatanggal yan. Kasi yung isa nga, hindi mo matanggal eh. Hindi mo matatanggal yan. Kasi it takes practice para maging perfect eh. Right? So, kung saan ka nagpapaalipin, sabi sa Bible, dun ka magiging alipin. Kung sa kasalanan ka magpapaalipin, o para kang kumuha ng another layer na naman. Another layer na naman. Ngayon, ito yung sinasabi ng Lord. Yung magiging wicked sa huling araw at magpapatuloy silang maging wicked, yan yung hindi sumita, hindi kinaaway yung kanilang mga kasalanan, nagpatong-patong, so naging use sila doon. Eh ang holiness po, bago yan makuha, bago mo yan ma-practice yung righteousness lahat, hindi po siya madali. Kasi mahina po tayo eh. So ang lagi natin ginagawa, palagi, use tayo sa mga mali. Imbis na pinapakapal mo yung kaalaman mo about holiness, pagpupuro ng gawi mo, pagpupuro ng isip mo, imbis na yun ang pinapractice mo at yun ang kumapal ng kumapal ng kumapal, yung holiness ng God, ang kakapal sa'yo, yung dumi, yung kasamaan. Kaya eventually, pag dumating ang Panginoon, you will not understand. At saka yung kasalanan po, nakakadal ng isip. Alam niyo po ba yung dal? Nakakahina ng pag-iisip. Sa pangit na salita, para siya nakakabobo. Anong klaseng bobo? Hindi yan sasabihin bobo sa school dito, hindi po. Nakakabobo ng mga understanding dito sa mundo. Kasi
para ka mabuhay dito sa mundo, kailangan po, alam mo yung understanding about the Lord. Alam mo yung understanding ng mga bagay-bagay. At hindi po matuturo ng school, buo ang lahat ng detalyeng haharapin mo sa buhay mo. Right? Maraming detalyeng kakaharapin na problema ng ating buhay na hindi ang school ang kailangan natin, kung hindi ang guidance ng Holy Spirit. How can the Holy Spirit speak to you if you are not listening to God? Right? So kakapal ang mangyayari habang tumatagal, akala mo magaling ka na, pero ang dami mong failure. Nakuha niyo po. Sayan po ang inasabi ng Lord ngayon. Ngayon pa lang. Walang maliit. Walang malaking kasalanan sa akin. Huwag niyong pakapalin ang kasalanan ninyo. Tutungtungan niya ng demonyo. I tell you, subukan po ninyo. I wish I could expound it. Kaya lang, ang dami ko pa pong share. Okay. Grabe to. Grabe po ito. Clear ang Bible. Clear. The wicked. Okay? Will continue to be wicked. Huwag yung isipin po, ang wicked lang yung pumapatay po ng tao at yung nangre-rape po. Any sin, galing po sa evil yun. Okay. And none of the wicked will understand. Para kang yun doon. Ang hirap po pag walang understanding. Okay, isa pa po mangyayari sa end time. Babala po ito ng Panginoon. Matthew 24, verse 24. Ang sabi niya, mag-ingat. Sapagkat kahit yung pinili na niya ay pwede pa rin malinlang. Magbasa po kayo ng Bible para nababasa niyo yan. Okay, Matthew 7, 21 to 23. Ito po ay sa lahat ng mga Christians, sa mga ministers, sa pastors, sa mga servants ng Panginoon. Makinig po kayong mabuti. Malutong po ang pagkakasabi ng Panginoon dito. Yan po yung parang nakita ko eh. Sabi niya, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. But only, okay, the one who does the will of my Father who is in heaven. Only those who does the will of the Father, our Father in heaven. And many will say to me that day, sabi ng Lord, 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 did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons? And in your name perform many miracles? Oh, may nagtatanong, Lord, nung nagbi-minister ako, daming gumaling. Yung mga inaalipin ng demonyo, nung pinalayas ko, lumayas. Daming miracles. Yung bulag nakakita. At sabi ng Panginoon, then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evil doers. Nagpapalaya sila ng demonyo, nagpapagaling sila, pero time will come, sasabihin ng Lord, di kita kilala. In the name of Jesus, nagpapalaya sila ng demonyo. Look at that. Now, bakit ganun sasabihin nyo? Yan yung sinasabi ko. You must have understanding when you read the word. Okay? Diba? Ang dami yung tanong, bakit ganun? Ba't ganun? Ako alam ko kung bakit. Yun na. Party, yun yung sinabi ko kanina. Ang dami pong ministers. May secret life. Dami. Or else, hindi susulat ng Panginoon to dito. Dami po. Kaya kung ministers po kayo o servant kayo ng Panginoon, check yourself. Kasi nakakatakot, baka mag-self-assume tayo later on pagdarap natin sa Panginoon, sasabihin ng Lord sa inyo, hindi kita kilala. Lumayas ka sa harapan ko. Kasi marami pong self-assuming na I'm a Christian. I'm preaching the gospel. I'm serving in the church. I'm singing, I'm playing. Oh my, hindi po ba siya ng Lord yan? Eh, yun nga si Lucifer eh. Sa heaven na nga. Naglilid siya ng worship kay Lord eh. Ano nga anay natin sa sarili po natin, di ba? So, ano pinaka-bottom line dito? Alagaan po natin sarili natin. This is the real truth.
I'm just reading the word. Hindi yan salita ko po. I'm just warning you, reminding you para lahat po tayo makapunta sa heaven. So sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin na Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. At sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So, ibig sabihin, maraming secret sins, even yung mga ministers, right? Ako, minister din ako. I know this. Responsable ako dapat sa buhay ko na hindi nakikita ng tao. Why? Para palakpakan ako, sabihin, wow, yan si Pastora, holy yan, righteous yan. No! Mahal ko yung sarili ko eh. At mahal ko po yung inuutos ng Panginoon sa akin. Alam ko, hindi ako magiging effective. You know, para akong nanloloko. Nagtuturo ako ng holiness, righteousness, purity, love for the poor. And then yung sarili ko, iba pala. Di kinakalaban ko lang yung sarili ko. Hindi po ako ganun. At yun din po ang tinuturo ko sa inyo. Maging wise kayo, yun ang sabi sa Bible. Be wise. Mag-ingat kayo. Masdan ninyo yung steps ninyo. Yung gawin ninyo. Be wise. Sapagkat may oras ng paghuhukom. And anytime it will come. Dalawa po yan. Kamatayan. Pwede dumating anytime. Pagdating ng Lord, pwede mangyari anytime. Ano pang ginagawa natin para maglaro po tayo sa mundong ito? Ang dami natin hinahabol. Tama na po, habulin natin una ang Lord. Okay po ba? Andiyan pa po ba kayo? Yes. Praise God. Okay, salamat po. Kahit masasakit itong, alam ko, mabibigat itong sinasabi niyo, pumapalakpak pa rin po kayo. Kala ko, tatayo na po kayo at lalabas eh. Okay. Sino po ang hindi niya nakikilala sa binasa natin? Yung mga gumagawa ng kasamaan, right? Yung mga hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, gagawin po ninyo, hanapin niyo po lahat ng kalooban ng Lord. Every day, ano ba kalooban ng Lord? Yun po, masterin po ninyo. Ito po yung advice ni Jesus sa Matthew 7, verses 13 to 14, in Tagalog. Ang sabi niya, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay. At kakaunti ang nakakatagpo niyon. Look at this. Kung matalino lang po tayo, iisipin natin. Si Jesus ang nagsasalita, New Testament ito eh. Ang sabi niya, kakaunti lang talaga. Kung wise po ako, mag-iisip ako, gaano kaya karami yung kakaunti kay Jesus? Kailangan mag-isip ako kasi part, gusto kong pumasok sa langit eh. Right? Sabi niya, konti lang eh. Eh sinong mag-aasikaso sa buhay ko, sa kaluluwa ko? Nanay ko? Hindi! Sarili ko! Right? So, hindi ko masagot kung gaano karami ang kakaunti kay Jesus. The next question is, kasama ba ako dun sa kakaunti? Hindi ko talaga masasagot. So, ano na lang ang pwede kong gawin dahil hindi ko masagot kung gaano karami yung kakaunti. Ano na lang ang pwede kong gawin? Ang pwede ko na lang gawin, hanapin ko yung lahat ng pinag-uutos ng Panginoon na sinasabi niya, yung mga sumusunod sa akin, nagmamahal sa akin, pupunta sa langit. Ito yung mga gusto ko, mahalin mo yung mga mahirap, magpatawad ka. I mean, lahat ng pwede. Napag-aralan ko, lumayo ka sa kasalanan, yung mata mo, ah, kailangan malinis yan. Windows yan ng soul mo. Right? E di pagka gusto magkasala ng mata ko, tatanggalin ko na lang. Why? Gusto ko sumama dun sa kakaunti. I need to practice holiness. I need to practice it. Walang magpa-practice nito sa akin. Wise ako eh. Sabi ng Bible, you must be wise. Right? I want to be wise. Nakuha niyo po?
Okay, more on the other side of God. Ngayon po, pag-aralan po natin ang toughness of God. Well, sisimplihan po na lang po para mas madali po ninyong maintindihan. Kapag sinabi po na ang Diyos ay tough, ibig sabihin, siya ay strong and firm. Well, sa madaling salita, kung ano ang sinabi niya, gagawin niya. Hindi siya nagbabago o hindi pa bago-bago ang isip niya. Kapag sinabi niyang ang mga nagmamahal at sumusunod lang sa kanya ang makakapiling niya, yun na po yun. Okay, huwag na kayong maghanap pa ng ibang interpretasyon. Huwag niyo nang pagaanin, mahihirapan kayong pumasok sa langit pag pinagaan pa ninyo. Okay? So, pag sinabi naman niyang ang mga patuloy na sumusuway, o gusto, iningatan ko lang po ito, nilagay ko dito yung patuloy ko. Kasi meron pang pwedeng magbago naman. Okay? Pag sinabi niyang ang mga patuloy na sumusuway sa kanya ay mahihiwalay sa kanya at mapupunta sa hell, iyon na po yun. At dahil ganito po ang pagkakilala ko sa Diyos, lahat po ng paraan ang pwedeng makasunod sa standard niya, pinagpursigahan ko pong sundin. Sa Bible, pinag-aralan po natin ng malalim ang mga batas ng Diyos. Dalawa po ang matutuklasan natin. Bawat batas, ito maganda, bawat batas na sinusunod po may kalakip na pagpapala at buhay. Bawat batas na hindi sinusunod may kalakip po na either kawalan o kamatayan or both. Hindi rin po ipinagkait sa atin na hindi natin makita na ang Diyos ay God of extremes. Matindi siya mag-reward, matindi rin po siyang magparusa. And that was Pastora Emerita Barqueros with Our God is Tough, Part 3. And dito sa message na to, dito sa episode na to, parang sobrang na-highlight sa ating lahat yung kung gaano ka important yung nilalagay ng Lord na value sa integrity, dahil He is also a God of integrity, na parang although He is, sabi nga natin, di ba, from yung part 1 itong message, although He is gracious, He is loving, He is merciful, yung other side naman ng Lord is He is also a tough God, na parang He's holy, meron siyang batas na we withhold, ayaw niya sa sin. And dito natin makikita na tayo bilang Christians, parang gusto makita ng Lord din sa atin na bumunga, na if He is a God na may integrity, gusto din niyang makita sa atin na mabuhay tayo with integrity. And personally, no, parang hindi natin ito magagawa without yung Holy Spirit. Kasi parang the Holy Spirit is the only person na makakapag-convict sa atin to not lead a double life. Na parang siya lang yung makakapagsabi every time na parang iisipin ko na to. Alam mo yun, parang may consciousness na binibigay yung Holy Spirit na, teka lang, alam mo yun, nagsaserve ka or kumakanta ka sa harap or nagsashare ka ng word, hindi pwedeng ganito yung isipin mo, hindi ka pwede pumunta dito or hindi mo dapat sabihin yan. Parang kailangan natin yung help ng Holy Spirit. And just a quick highlight na parang one way for us to be able to invite yung Holy Spirit, no, to empower us to live lives of integrity is through worship. Na alam mo, every day as you seek God in prayer, as you sing to Him, parang singit ka ng prayer doon na, Lord, ngayon araw na to, help me to be like You, to be more like You. And I think that's yung key, no, na every day we ask God, we humble ourselves, Lord, kailangan kita, Lord, help. Yeah, tin. Yes. And ayun, I'd like to add lang, kasi while listening to Pastor's message, I was reminded of yung isa sa mga teachings ni Pastor a few months ago ata yun, na yung illustration niya about sin, na parang sin is like a rat. Na rats kasi pag nakaamoy sila ng food inside a box or shelf, parang they don't need a big hole or big door para makapasok. Yeah. All they need is one small hole or crack para lang makapasok sila, para mangat-ngat nila. And then, madali na sila makapasok. Ganon din yung sin. You don't get addicted to drugs, smoking, vices, gambling, or immorality, yung mga negative thoughts, or become an alcoholic overnight. It takes is a small gap lang or small opening. And then, it starts lang kasi with yung curiosity or para lang ma-experience. Then the devil can use that to take over you. Yeah. Kaya most of the time, kasi minamaliit lang kasi natin, since parang for the experience lang, parang one-time thing lang to, para matikman lang. But
that can be the devil's footstool kasi over our entire life. Yes. Pwede yun yung maging, parang yun, footstool niya. Yeah. And I'd like to share lang kasi since nasabi mo kanina about yung Holy Spirit, kailangan natin yung Holy Spirit. Mm-hmm. Kasi us, kasi ako, I don't drink, pero I have friends na parang casual drinker. Mm-hmm. And nakwento nila sa akin na when you first drink, dun yung time na madali ka mahilo, medyo nauseous ka, masusuka ka. Mm-hmm. And that's because yung body fights mo yung alcohol. Yeah. Eh. Mm-hmm. And parang ganun din kasi tayo inside na merong lumalaban when it comes to sin. Kaya kailangan natin palakasin natin yung spirit natin. We read the Bible, we pray, we worship para mas lumakas yung panlaban natin. Yeah. And parang isang quote nga sa worship explosion class natin is yung you cannot cast out sa life mo anything na wini-welcome mo. So I think yun yung magandang takeaway natin from insight mo din. Alain? Yes, you know, Josh, ang mga human beings daw, we are creatures of habit. Yes. Lahat kayang gawin habit if we do it over and over again. Diba, there's a saying that goes na it takes an average of 66 days for someone to create a habit. So pag 66 days tayo nagfe-Facebook, habit mo na yun. Pagkagising mo, tinitignan mo lagi ang cellphone mo. Do that for 66 days and happy habit na yan. Yeah. And once it becomes a habit, it's very hard to change. So first question for tonight, ano yung mga habits natin? Are they wise and righteous? Are they noble? Pag nahihirapan kang maramdaman yung presence ng Lord, maybe because ginawa mo ng habit na hindi ka mag-worship and mag-pray every day. So first lesson, make God your habit. Second lesson for tonight, di lang physical habits ang pinapag-usapan natin. We are also talking about habits that go in our minds. Mm-hmm. Ano lagi yung iniisip mo? Kasi nagiging habit din yun. Pag lagi sa isip mo, trabaho mo, din yun lang yung lalabas. Pag lagi sa isip mo, kaaway mo, o paano ka gaganti, or paano dapat yung sagot mo nung, di ba, in-insult ka the other day. Yun yung magiging lifestyle mo. This is a topic na not everyone talks about, but it has to be addressed. Ano yung habits mo sa mind mo? Because doon ka kaya i-attack ng enemy. So what does God say about habits that we should form in our minds? Ano dapat yung iniisip natin? Sabi sa Philippians 4:8, brothers and sister, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ulit, think about such things. Hindi accident na sa Bible yun. Kasi alam kasi ng Lord na our minds are very powerful. Paano ka magiging wise sa actions mo pag magulo yung iniisip mo lagi? So think. Make God your habit both on the physical and make God your habit in your mind. We must learn to disciple our minds like soldiers. Pag may naiisip kang masama, sampalin mo na sarili mo. Don't let it become a habit. Yeah. Make God your habit. Yes, I agree na. And sa lahat po nakikinig tonight na pwedeng your reasoning out sa mind niya na parang ang hirap, it's too late for me, masyado na ako matanda. Sabi nga ng Lord, no, habang may buhay tayo, habang may hininga tayo, it's never too late for us. And the good news po is nothing is impossible sa Lord. Kaya right now, if you are this person na parang nararamdaman may Holy Spirit speaking to you and binibigyan ka ng conviction, we encourage you to pray this prayer with us. Say, Heavenly Father, Lord, lumalapit po kami sa iyo, humbly asking for yung grace mo, yung mercy mo, and most importantly, yung forgiveness mo sa lahat, Lord, ng times na hindi po kami nag-lead ng lives of holiness, of righteousness, and integrity. And right now, Lord, we invite you to come into our hearts para po bigyan kami ng bagong heart, bagong start. No matter, Lord, how impossible yung situation kung nasaan kami ngayon, we believe na walang imposible sa'yo and kaya mo po itong gawin because may power yung name mo, Jesus. And we accept you as our Lord and Savior. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And we are here agreeing with you and hindi po namin palalampasin itong chance na to para po ma-encourage kayo na pwede po kayong tumawag sa amin sa 687-5561. That's 687-5561 or 0916-564-9897 or 0939-782-3001. Or if you're listening po online sa ating live stream, pwede po kayong mag-log on sa therockofmysalvation.org. Andun po lahat ng information about our ministry, Sunday services din natin. Of course, every Sunday, 10 a.m., we are located at number 4, San Roque Street, Capitolio, Pasig City. And yun, no? Diyan nyo din po mapapakinggan yung past episodes ng Our God is Tough. So if you haven't heard po yung parts 1,
And two, pwede po kayong pumunta sa aming website. And totoo nga no na dito sa ministry, parang napahalagahan na natin yung integrity dahil hindi lang po sa church, hindi lang sa radio, but even sa foundation natin, yung Joseph Feeding Mission or JFM, kung ano po talaga yung nakikita nyo sa pictures, kung alam mo, natutuwa kayong malinis, ang healthy ng mga sinaserve nating food, ganun po talaga yan kahit behind the scenes or even better pa dahil natutunan na natin na kapag sa Lord natin in-offer only the best dapat. Kaya naman nagpapatotoo ang Lord sa atin dito sa JFM dahil marami tayong news and updates with Jam. Hello po, good evening po sa inyong lahat. Alam niyo po, last Wednesday nangyari na po yung whole day na National Partners Meeting natin. And 'di ba Josh, busog na busog yung mga partners natin na from yes. Luzon, Visayas and Mindanao. Sulit ang pagdayo nila dito kasi una, busog sila physically dahil sa masasarap na lunch, merienda, dinner na hinanda natin. Yung mga JFM bakers and cooks natin, nag-prepare sila ng special at mabenta raisin bread, meron tayong salad, pinakain natin sila ng Beth and John chicken, beefsteak, fruits, chapsuy, barbecue, yung coffee natin from Starbucks pa, may cheesecake sila, may halo-halo pa yan. And sa totoo po, iniisa-isa ko to kasi alam nyo po parang looking at them, di ba, nung nandun sila, sobrang deserve nila tong special treat na to. And yearly lang natin to nabibigay sa kanila. Yearly lang natin sila, kumbaga parang napagsisilbihan. Yeah. Itong mga good and faithful servants of God. Actually, not just good and faithful. Hardworking. Yes, very hardworking. Talaga. And alam nyo po, hindi lang sila physically nabusog, but nabusog din sila intellectually. Kasi nabigyan po natin sila ng mga handbooks and guidelines na kung paano nila mapapainam yung mga pagkoconduct nila ng feeding outreaches. And nagbigay tayo sa kanila ng bagong shirt, JFM shirt, tablecloth, plastic nila, yung table plastic nila, baked goods. And ito po yung mga magagamit nila sa mga outreaches nila sa kanya-kanyang lugar nila. And sobrang, I think, na-enjoy nila to kasi nagkaroon tayo ng JFM. Parang yung JFM team natin dito sa Manila, nag-live demonstration kung paano tayo nagsiset up ng tables, paano natin kinokonduct yung system natin ng mga outreaches natin para meron silang gagayahin or meron silang tularan, kumbaga, diba? And nakita mo, Josh, diba, sobrang attentive talaga sila. Ah, ganun pala. Binividyohan nila. Binividyohan nila, ganun pala mag-ayos ng table. And alam mo po, sobrang natutuwa kami sa mga pastors natin, karamihan sa kanila mga pastors, no? Natutuwa kami sa kanila kasi sobrang gusto nila rin ma-improve yung way nila ng pagsaserve sa mga tao. And syempre, hindi lang sila busog physically and intellectually. Syempre, hindi magpapahuli yung busog nila spiritually. Ito yung, I think, pinaka-importante sa lahat. And Pastor Amerita shared so much and mainly about the importance of worship talaga. And through this kasi, di ba, we believe na pag committed sila sa worship nila, ang equal nun or katumbas nun is relationship with God. And if we have yung intimate relationship with God, excellent na yung, yes, yung service na mabibigay nila. Todo-todo na to, the best. And yun yung mabibigay natin, una sa Lord and sa mga tao na mapupuntahan natin. And I think na-enjoy, di ba? Sabi ko nga nung mga bandang 12 o'clock na ata, sabi ko, kung kailan maggagabi na parang talagang nakikita mo na pataas enjoy. Pataas yung energy. Pataas yung energy nila, napasarap yung fellowship ng bawat isa. Nagkaroon din po sila ng mga question and answer portion, nakapagtanong sila kay Pastora. And very victorious and successful indeed yung partners meeting natin. And alam nyo po, abangan nyo, excited ako, ano yung gagawin ng Lord sa regional natin, sa feeding outreaches natin sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Yes, kaya naman, again, no, congratulations from kila Pastora, sa lahat ng church leaders natin, sa lahat ng volunteers para mabuo itong regional partners meeting na to. Kaya thank you po and congrats. And the best is yet to come, no, this year. And para po sa mga nagtatanong, paano pa ako magbibigay sa mga future outreaches ng JFM, ito po yung mga ilang ways to give natin. Pwede po kayo mag-deposit through BDO. Ang account name po natin ay Joseph Feeding Mission Outreach Foundation Inc. Again, it's Joseph Feeding Mission Outreach Foundation Inc. Ang account number po natin ay 402018241. Again, it's 402018241.
0968-8462-461. Pwede rin po kayo mag-transfer through money transfer services. Ang authorized person po natin ay si Sister Gemma Ochoa. Ang address po ay number 4, San Roque Street, Capitolio, Pasig City, Philippines, 1603. Or pwede nyo rin po isend sa GCash sa cellphone number na 0916-564-9897. Or lastly, sa PayPal or credit card, josephfeeding.org po. Nandun po lahat ng links and details. Yes, and for more information or pictures no and videos, yes, dito po sa JFM, pwede nyo po kami i-follow sa Facebook, Instagram, and Twitter. And even sa The Rock of My Salvation, pwede nyo rin pong i-add yung Facebook, Instagram, and Twitter to stay updated po sa latest news and updates, especially now na ito yung season na may back to school pa tayo. Yes. And of course, we're going to hear more of that next Sunday. And of course, yung susunod na episode po ng Our God is Tough by Pastora Emerita Barqueros coming next Sunday dito pa rin po sa The Rock of My Salvation. But before we go, we have special people to greet. So Justin, take it away. Yes, belated happy birthday kay Brother Jun Luzuriaga and advance happy birthday kay Mansueto Lagartos and kay Rachel Belga. And special greeting din kay Lola Mavic. Thank you for listening. Hello po. And special greetings to Architect Red and Engineer Dennis and Nika Ponzalan. They're listening right now. Hello po sa inyo. And again, next Sunday, magkita-kita po tayo ulit dito sa DWIZ 882 kHz ang The Rock of My Salvation. My name is Josh. I'm Justin. I'm Jam. And I'm Elaine. To God alone be all the glory. God bless you and have a good night.